Hi guys! Welcome sa Engie Nerd Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang division of rational expressions. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so ang division of rational expressions, para rin siyang multiplication of rational expressions. Kasi meron lang tayong gagawing isang step, then magpo-proceed na tayo sa operation of multiplication. Yun yung hahanapin natin, yung reciprocal ng divisor. Okay? So kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about multiplication of rational expressions, ay ililink ko na lang para ma-check nyo. Okay? So to divide two rational expressions, if A over B and C over D are rational expressions, then A over B divided by C over D is equal to A over B times D over C is equal to A times D over B times C, provided that B, D, C are not equal to 0. So, halimbawa nga, meron kang A over B divided by C over D. So, magpo-proceed ka lang dun sa multiplication. So, kukopihin mo lang yung unang fraction, A over B, and then, i-multiply mo dun sa reciprocal. Pag reciprocal, babalikan mo yung numerator tsaka denominator. So, kaya naging D over C. And then, dahil multiplication ka na, multiply mo na numerator times numerator. So, A times D over denominator times denominator. So, B times D. Okay? So, ganun lang. So, para ma-illustrate natin yung division of rational expressions, let's solve some examples. Okay, for the first example, we have A over B divided by AB over 6. Okay, so kopyahin natin yung first fraction. So, A over B and then times reciprocal noong pangalawang fraction. So, babalik rin natin yung numerator tsaka denominator. Magiging 6 over AB. Okay, so kung mapapansin nyo, multiplication na tayo. And then, di ba kapag multiplication, magpa-factor tayo bago tayo mag-multiply. Pero napansin nyo, puro monomial, so hindi na tayo mag-factor. So, cancel na natin yung common. So, itong A, tsaka A, cancel. Tapos, itong 6, wala. Itong B, wala rin. Kasi para silang nasa denominator. So, therefore, the final answer is 1 times 6 is 6 over B times B is B squared. So, therefore, the answer is 6 over B squared. Okay? Next example, we have 15 over X squared minus 49 divided by 20 over X plus 7. Okay, so copy natin yung unang rational expression. So, 15 over X squared minus 49, then times reciprocal nung 20 over X plus 7. So, X plus 7 over 20. So, maging baliktad na sila. And then, factor out muna natin. So, yung una, 15 over, eto difference of 2 squares. So, x, 7, 7, isang plus, isang minus. Okay? Times, eto, wala na. So, copy na lang natin. Then, cancel na tayo. So, obviously, yung x plus 7, tsaka x plus 7, cancel. And then, itong sa 15 tsaka 20, may common factor sila na 5. So, ito magiging 3 na lang yung 15. And then, itong 20 magiging 4 na lang. So, wala na. So, multiply na natin. So, ito ay 3 times, ito 1 na lang. So, magiging 3 over, ito ay x minus 7 times 4. So, magiging 4 times x minus 7. Or, pwede nating i-distribute, right? So, it's up to you kung distribute nyo o hindi na. Pero, pwede na rin itong sagot na to. Distribute na lang natin. 3 over 4x minus 28. Okay? Okay, next we have 2x plus 6 over x squared plus 3x minus 10 divided by x minus 12 over x squared minus 4. Okay, so kopyahin natin yung unang expression. So, 2x plus 6 over x squared plus 3x minus 10. Then, times reciprocal nung second rational expression. So, x squared minus 4 over x squared minus x minus 12. And then, tsaka tayo mag-factor. So, factor out natin itong 2x plus 6, so may common monomial factor na 2, so magiging 2 times quantity x plus 3. And then ito, quadratic trinomial factoring, so meron tayong x saka x, and then
5 tsaka 2. So, positive, negative. Okay, tama. Times difference of 2 squares. So, meron tayong x tsaka x, then 2 tsaka 2, then isang plus, isang minus. Okay? Then ito, quadratic trinomial factoring din. So, meron tayong x tsaka x, let's say 4 tsaka 3. So, minus plus. Okay? So, tama. So, ngayon, cancellation na tayo. So, ano yung pwedeng makancel? Itong x plus 3, tapos x minus 2. Okay, so meron pa ba? Wala na. So, multiply na natin yung natira. So, 2 times x plus 2 is 2 times x plus 2 over itong x plus 5 na lang tsaka x minus 4. So, multiply natin. X plus 5 times x minus 4. Okay, so ito yung final answer natin. So, pwedeng ganito na lang or kung gusto nyo i-simplify, perform nyo lang yung multiplication sa magiging ano yan. 2x plus 4 over x squared plus 5x minus 4x, x minus 20. So, it's up to you kung simplify nyo pa or ito na lang. Okay? Okay, next we have x squared over x squared minus y squared times x minus y over x plus y divided by x over x plus y quantity squared. Okay, so this time meron tayong multiplication tsaka division. So, yung multiplication operation natin, as is lang, wala tayong gagalawin. So, multiply daw natin to and then di-divide natin dito. So, ito lang yung gagalawin natin, i-reciprocal natin kasi division, diba? So, let's try to do that. So, copy muna natin tong na unang dalawang rational expression. Okay? And then, times tayo, di ba, kapag division. Kaso, i-reciprocal natin to. So, meron siyang quantity squared, right? So, di ba, kapag fraction, tapos mayroong quantity squared, i-distribute nyo yun. So, sa numerator tsaka denominator, sa magiging x squared over x plus y quantity squared yan. Okay? So, sinimplify lang natin. So, sabi kong i-reciprocal pa natin yan. So, magiging, babalik na rin natin to. So, parang x plus y squared then x squared. Okay, so ngayon, factor na tayo kung ano pa yung pwedeng ma-factor. So, obviously, itong x squared wala na. Ito pwede. So, difference of 2 squares. So, x times x, y tsaka y, isang plus, isang minus. Right? Times x minus y over x plus y. Okay? Times, ito pwede natin itong i-factor as dalawa. So, x plus y times x plus y over x squared. So, cancel na natin yung pwedeng makancel. So, itong x squared, cancel. Itong x minus y, cancel. Itong x plus y, cancel. X plus y, cancel. Na-cancel lahat. So, therefore, ang natira ay 1 times 1 times 1 is 1 over 1 times 1 times 1 is 1. 1 over 1 or simply 1. Okay? So, that's it for the topic. So, basically, pag mag-divide kayo ng rational expressions, i-reciprocal nyo lang yung pangalawang rational expressions or yung divisor and then i-multiply nyo dun sa naunang rational expressions. Then, apply nyo yung factoring, then cancel nyo yung pwedeng makancel sa numerator and denominator, then multiply nyo yung natira. Numerator times numerator over denominator times denominator. Okay, so sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.